Okay mga solar, magandang araw. Magandang araw mga solar. So today, medyo ibang video naman. Magka-test tayo ng battery na bloated. Okay. Pag bloated ba yung battery, nababawasan yung capacity. And at saka tatagal pa ba siya? So, pero ang matetest natin ngayon, i-charge natin siya up to full charge, tapos i-test natin yung capacity. So, yun ang gagawin natin. Okay? So, ang bloated ba na battery, eh, less ang capacity o parehas lang. Pero bloated siya. Okay? So, dito, meron tayong bloated na battery. Hindi masyadong halata. Pero bloated yan. Tatabi natin. Pag tinabi mo siyang ganyan, dyan mo makikita na bloated nga siya. Kasi dapat siya nakadikit. Pero since bloated sila, hindi sila makapagdikit. Yan o. Diba? May curve. So, ang gagawin natin, ito, cha-charge natin ito. Okay. So, stop muna natin itong isa. Ayan, charging siya. Pag napuno, test natin. Kung test natin yung capacity niya. Okay mga solar, puno na, balik tayo. Okay mga solar, fully charged na siya. And it took 6 hours, 6 hours 29 minutes. So hindi naman siya fully empty eh. So ngayon tetest natin yung capacity niya. Okay, so this is our capacity tester. Ito mga solar, ito yung capacity tester natin. And dito, may 2 volts. Check natin. Tama na, paano gamitin? Mga solar. Okay, so bababa natin to hanggang 2.6. Baba lang tayo. Ayan tayo. 5 amps.
10 amps. 10 amps lang. Okay guys, so na-connect na natin positive and negative. Okay. So, yung pinapakita niyong voltage dito is 3.4 lang. Ngayon naman, bakit? Wala pa naman load. Okay, so umpisa natin. Okay. That's 2 watts. Load natin 0.04 amperes. Yeah. 1.06 amperes. watts. Saan pa natin? Okay. Amps. Okay. So stay muna tayo dyan sa 5.25 amps, 16 watts. And let's see kung gaano katagal itong loaded na battery. Kung ilan pa yung capacity niya. Okay, slow lang. Slow discharge, 16 watts. Mamaya. Okay mga solar, 6 hours 26 minutes later, ano pa tayong 3.03 volts, so malamang nasa 3.2 pa yan dahil itong voltage na to ay 0.2 ang difference sa actual voltage. So yeah, and we pulled out 33.71 AH na. Okay, so nasa 5.20 amperes pa rin tayo sa load, 15 watts. So yeah, let's see. Okay mga kasolar, inabot na natin ang 2.5 voltage. So tumutunog na siya. Tingnan natin yung ibang details. Ano nakuha natin? 86.0 amp hour. Okay. May konti pa siyang natitira. Pero 10 amp hour yung nawala sa kanya. Okay, so stop muna natin to. Tingnan natin voltage ng battery. Actually, umikot pa naman siya. Ang voltage ng battery ay medyo mahirap kunin pag isa lang ang kamay. So tingnan nyo, merong difference na point 0.15. Okay, so kaya ba? Busin natin.
Okay mga solar, so based sa test na to, medyo meron na siyang mga 10% siguro na degradation sa kanyang capacity. No? So, kasi dapat ang makuha natin sa cell na to is 100 amp per hour. Okay, so since meron pa siyang 2.7, medyo maliit na yan eh. Less than 2% na lang yan. So, from 2.7 hanggang 2.5, less than 2%. At ang nakuha natin is 86.25 amp per hour. Okay, so ibig sabihin nito, kahit ubusin natin yan, maximum yan siguro mga 88 or 90 amp per hour. So degraded na to ng 10%. Okay, so yan, next testingin naman natin yung hindi bloated na battery. Okay, so ito naman ay hindi bloated na battery. Itong isa medyo bloated. Itong isa hindi bloated. So let's see kung anong capacity makuha natin. So right now charge muna natin siya hanggang sa ma-full charge. Hintayin natin siyang ma-full charge and then let's test yung capacity niya ulit. Okay mga solar, saglit lang, napuno na pala kagad ito. Okay, so testingin natin capacity niya. Baka sa supplier talaga to na pangit ang kanyang battery. Itong battery na to nabili natin sa Manila. Medyo matagal na. At actually kinabit natin to sa isang kliyente pero pinalitan din natin kasi nag-upgrade si client. So testing natin capacity. Ganito to. Nahanap yata yan. Negative. Okay, so try tayo ulit. Ganun pa natin i-reset to. Okay guys, 0-0 siya ulit. Okay. Okay. Testingin natin ulit. Let's wait hanggang maubos. Okay mga ka-solar, 12 hours later, 12 hours and 38 minutes later, gumagana pa rin siya. Napull na natin is 66 amp per hour. 66 amp per hour. Okay. Let's see. Okay mga solar.
15 hours and 5 minutes. Tingnan niyo yung ating na-pull na capacity. Nasa 79 ampere hour na. And malayo pa to. So, at this point, lamang na ang hindi bloated. Sa bloated na battery. So, medyo malaki yung capacity na wala. Sige, tapusin natin to. Until maubos yung mismong battery. And let's see kung aabot siya ng 100 Ah. Dahil itong battery na to ay 100 Ah. Okay mga solar. Tapos na yung ating test. Tingnan natin what we got. 96.93 Ah. Okay, so pwede na yan. Kulang tayo ng 3 amperes. Pero mataas pa to eh. Wait, check natin ah. Okay. Testing natin. Okay. So 2.86. So I would say okay pa yan. Yung battery niya. Low 10, ang nakuha natin 76 Ah lang. Yung hindi bloated, nakuha natin yung buong 100. That's the test. Ayan, 97 na siya. 97 Ah. 18 hours gumana yung ating test. Okay. So that's it mga solar. Now we know kapag bloated ang battery, meron na siyang degradation. And syempre lesson learned by from yung mga pinagkakatiwalaang sources. And pag masyadong mura ang battery, meron din yung may something malamang. So either used battery or degraded battery or class B, class C na battery.